What's up guys and welcome sa panibago nating video ngayon about sa ROX. Ngayon ang pag-uusapan naman natin guys yung Valentine's Day event ng game. Medyo nahuli na tayo sa paglabas ng video kasi medyo naging busy rin tayo sa work ng weekdays. Ngayong weekend lang natin siya nagawa. Pero anyway, nandito na tayo. I-explain lang natin ano nga ba yung mga bagong event ngayon kay ROX. So yung bagong event yung tinatawag nating Love Astrology. Ngayon, meron siyang apat na parts. Unahin na natin yung una, which is yung Divination Ceremony. So guys, unang-una sa lahat, before nyo ma-start tong event na to, kailangan nyo ng kapartner. So kung ako sa inyo, maghanap na kayo ka-guildmate, tropa nyo, kung sino man sa game. Pero kailangan nyo siyang kapartner para ma-start yung event. And take note, ito yung pinaka-importante. Dapat yung makukuha nyong partner, siguraduhin nyo na active siya kasi pag hindi siya active, hindi mag-accumulate or hindi nyo magagawa yung mga task nyo para maka-accumulate kayo ng points at makuha nyo yung mga rewards. Yun yung pinaka-importante. At the same time, once nakapili na kayo ng partner guys, wala nang palitan yan. Touch move na yan. Kaya be careful sa pagpili ng partner nyo dito sa event na to. Kasi pag mali yung nakuha nyo or hindi active yung nakuha nyo, mahihirapan kayong kompletuhin yung mga tasks. So ano nga ba yung mga rewards dito sa event na to? So makikita nyo siya dito sa baba. As you can see, merong current points dito tapos may mga chest. Naklaim ko na yung iba. Tapos, ang mangyayari dito, kada task na ginagawa nyo, may corresponding siyang Destiny Shard. Yung Destiny Shard na yan, yan lang din naman yung points na gagamitin nyo para makuha nyo yung mga chests sa baba. So, nag-accumulate lang yan. So, hindi na natin iisa-isain yung mga chests. Ipapakita na lang natin ano yung pinaka-huling reward na makukuha mo or yung kumbaga ultimate reward dito sa event na to. So, eto guys, sa pang 2,000 na chest, dito mo makukuha yung bagong skin or bagong outfit, yung astrologer's robe. Ngayon, syempre, ito yung pinakaunang tanong ng lahat. Para sa mga free-to-play katulad natin, makukuha nga ba natin yan? Ang sagot dyan, hindi. What? Ang maaabot lang ng mga free-to-play na players hanggang 1,799 na points or na chest. Yan lang yung kaya nating abutin. Bakit? Kasi ito, kitang-kita nyo na agad, yung pinakaunang task pa lang sa quest na to. Recharge 5,000 diamonds in total. So, kailangan na nating mag-recharge. So, para sa mga free-to-play na katulad natin, mga free-to-play players, kung di naman tayo magre-recharge, eh malabong makukuha natin tong Astrologer's Robe. Pero yung mga quest naman, manageable naman to hanggang 1,800 or 1,799. Madali lang to. Parang mga daily quest lang din to. So, gawin nyo lang siya araw-araw kasama nung partner nyo, maabot at maabot nyo yung 1,799. Ang problema, hindi nga lang talaga natin kayang kunin yung robe or yung outfit kung hindi tayo magre-recharge. Okay, pasok naman tayo dun sa pangalawa guys, yung Love Divination naman to. So, eto yung mount. Eto yung preview ng mount. Tapos, ipakita na natin agad kung paano to makukuha. So, eto tong spirit ball na to, kung yun man yung tawag natin dito, kailangan natin ng energy para makapag-draw tayo. So, paano nga ba tayo makakapag-infuse ng energy? Makakapag-infuse tayo ng energy guys pag igi-gift natin to or gagamitin natin yung mga nalulot natin na divination cards, black feather, spiritual seed, etong sigil bone fragment, tsaka zeni natin guys. So pwede nating i-infuse yan ng energy kasama ng partner natin para makapag-draw tayo. Ngayon, ipapakita ko kung kano kataas yung chances para makuha tong mount na to. Grabe, di ba? Yung odds nyo to get the mount is 0.02%. Now, kung ako tatanungin nyo as a free-to-play na player, ako hindi ko natatargetin yan or hindi ko na susubukan pang gamitin yung mga mapupool or yung mga resources ko dyan. Kasi yung chances na to, sobrang baba nito. At the same time, tumataas din yung energy na kailangan mo the more na nag-i-infuse ka or the more na nag-draw-draw ka. So, tumataas yan. Hindi yan steady lang na 60. Tataas at tataas pa yan. At the same time, mas nagiging marami yung kailangan mong i-donate or i-infuse mo na materials para makakuha ka ng energy pang draw. Pero guys, ang maganda naman dito, kung talagang gusto nyo tong mount na to, dun sa pang 300 na draw nyo, 100% or guaranteed na makukuha nyo na yung mount. Sa pang 300 ha, 300.
Nope. So, it's up to you kung willing kayo mag-draw hanggang doon. Or kung swerte talaga kayo, pwede nyo naman siya makuha agad-agad. So, pasok tayo dun sa third, which is yung Destiny Store. Ngayon, yung mga nabanggit ko kaninang mga loot, mas gusto kong gamitin yun dito sa store. Kasi marami kang pwedeng i-redeem. So, pwede mong i-redeem itong hood. Yung hood nito, yung kasama ng astrologer's robe. Pwede kang makakuha ng mga mats, upgrading mats, refining mats. So, pwede mo rin siyang kunin dito. Ito, para sa shadow equipment naman. And, ito, yung Forever Love coupon. Pwede nyo rin makuha dito yung mga discount. Pero ako, honestly, ang target ko siguro dito, etong ano lang, Heart Tour Space Suit. Para sa akin, parang eto na, sulit na ako dito eh. Makuha ko lang yung outfit. Okay na ako. Tapos, kung may sobra pa ako, baka sa refining mats ko na lang gagamitin or sa mga mats na available dito. Kesa ilalagay ko siya lahat dito sa divination or sa love divination. Parang sayang eh, kasi hindi naman ganun kataas yung chance mo makuha yun. 0.02%. Napakababa niyan. So kung ako sa inyo guys, lalo na sa mga free to play dyan, yung mga tamang grind lang, kung gusto niyo nang may progress yung mga characters niyo, mas maganda nang gamitin niyo dito sa Destiny Store natin kasi may mga materials dito. Or kung gusto nyo rin ng outfit na bago, eto, meron yung available, yung Heart Tour Space Suit, eto yung backpack niya, and yung helmet. Ngayon, punta tayo dun sa pang-apat, which is yung Odin's Secret Words. Eto, pinapakita lang naman dito yung mga loot natin na bago. Makukuha natin tong mga loot na to pagka naka-on yung Odin's Blessing natin. So lahat to malulut natin as long as naka-on yung Odin's Blessing natin. And so far, mataas naman yung drop rate. Okay naman yung drop rate kahit papaano. Ang medyo mabagal lang ang bigayan, etong last two, which is yung Spiritual Seed at saka yung Sigil Bone Fragment. So yan, medyo kailangan nating i-grind yan ng ilang araw. Kasi medyo, may katagalan yung pagkuha ko dyan. So ayun lang naman yung bago nating event for Valentine's dito sa ROX. Kung may katanungan pa kayo, pwede nyo ilagay sa comment section natin. Susubukan nating sagutin doon. And maraming salamat sa lahat ng tumatambay nanonood ng mga videos natin, guys. Kung gusto nyo pa ng bagong content about sa ROX sa future, huwag nyo kalimutan mag-like sa video and mag-subscribe na rin sa channel, guys. Maraming salamat ulit. GG! You're a superhero.